Tatlong magpipinsan ang natakpuang patay tatlong araw matapos mahulog sa bangin sa Benguet ang sinasakyan nilang FX. Nakaligtas ang isa nilang pinsan pero natuliro kasi po ay halos walang maalala matapos ang tatlong araw ng pagpapalaboy sa kalsada nang walang makain o mainom man lang. Nakatutok si Donald Tingkungko. Linggo ng madaling araw, papunta ang FX na ito sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Pero hindi ito nakarating. Kaya nag-alala ang kaanak ng apat na sakay ng FX hanggang makita ng pulis noong Miyerkules ang isa sa mga sakay nito, si Franklin Payon. Nasa tabing highway, tuliro at hindi makapagsalita. Nasa gilid ng kalsada. Tapos pinansin nila. Nung nakita yung mga sugat, so bumaba yung kasama namin. Tinanong siya. Hindi maalala ni Franklin ang nangyari kaya hindi niya maituro kung nasa ang mga kasamahan, ang mga pinsang sina Samuel at Dennis Begia at Leonard Payon. Sa paghahanap ng mga pulis sa lugar, sa kanila nakita ang sinakyang FX. Nasa ilalim na pala ng bangin sa Kabayan Bocod Road sa Benguet. Yuping yupi ang sasakyan. Ang magpipinsan, patay na. Kanina nang makausap ko si Franklin, naghihilom na ang kanyang mga sugat. Bumabalik na rin ang kanyang alaala. Nung nagising ako, umalis ako sa sasakyan. Inanon ko sila. Nang umalis ako, wala akong alam. Ano nangyari sa mo? Sa? Di umalis ka ng sasakyan, di ba? Ano nangyari sa mo? Anong ginawa mo sa mo? Pumunta lang ako sa kalsada. Mm-hmm. Sa gid. Mm-hmm. Yan lang, pero hindi ko alam kung kasama ko sila. Tatlong araw daw siya sa kalye, humihingi ng tulong sa mga motorista. Pero dahil walang tumigil, tatlong araw din siyang gutom at uhaw. Natulog dito sa waiting shed na tadtad ng dumi ng baka. Walang jacket, pananggal lang sa lamig ng Benguet. Nagpara ako ng ibang, no? Nagpara ka, di ba? Oo, pero walang ano man. Walang huminto. Paano ka na-rescue? May darating na pulis naman. Doon. Kumusta pakiramdam mo na nung katawan? Pakiramdam mo na nung nakita ka ng pulis? Ano natatandaan mo? Gutom ka ba? Uhaw? Gutom na ako kasi ilang araw din hindi ako kumakain doon. Walang barrier sa bahaging ito ng Kabayan Bocod National Road sa Benguet. Dahil dito, sabi ng mga pulis, bukod sa takaw aksidente ang bahaging ito ng highway, walang ibang palatandaan sa mga dumadaan dito na kaya humihingi ng tulong sa kanila si Franklin ay dahil yung kanilang sinasakyan dumausdos kulang-kulang isang kilometro mula sa bangin na ito. Sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nakatulog daw ang driver ng FX na si Samuel. Ang bigat sa pakiramdam kasi mga naalala mo yung mga mukha nila. Pag nagkikita kayo, yung lagi silang namamansin, nung parang nakangiti lagi yung mga mukha nila. Tapos ganyan nga, isang iglap eh, ganyan ang nangyari. Kaya ang hirap tanggapin. May gusto ko lang sabihin sa kanila naman. Malang, pero wala akong alam mo. Sabihin, sabi mo. Ano lang yung unang pumasok? Kahit isa lang. Mula rito sa Benguet, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras.